Though I were perfect, yet would I not know my soul. I would despise myself. This is one thing, therefore, as I said it, he destroyeth the perfect and the wicked. If the sword slays suddenly, he will laugh at the trial of the innocent. The earth is given into the hand of the wicked. He covereth the faces of the judges thereof. If not, where and who is he? Now my days are swifter than a post. They flee away, they see no good. They are passed away in the swift ships, as the eagle that hasteth to the prey. If I say, I will forget my complaint, I will live of my heaviness and comfort myself. I am afraid of all my sorrows. I know that thou wilt not hold me innocent. If I wash myself with snow water and make my hands never so clean, then shalt thou plunge me in the ditch, and my own clothes shall abhor. For he is not a man as I am, that I should answer him, and we should come together in judgment. Neither is there any base man between us, that might lay his hand upon us. Let him take his rod away from me, and let not his fear terrify me. Amen. Let him speak and not fear him. But it is not so with me. Pray, Lord, ma'am. Salamat po, Lord, sa inyong mga salita again. Bagong taon, Panginoon. As we continue this series, Panginoon, sa Book of Job, I pray na kayo pong magpala, Panginoon, magganda. Ano yung makukuha namin dito, Panginoon, na medyo matalinhaga yung iba. Yung iba pa ulit-ulit. But I pray na kayo pong magpabatid sa amin, Panginoon, kung ano yung mensahe na meron ma-apply namin sa aming buhay, Panginoon. Kailangan po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po, mga kapuna po. Ngayon na ba? Malakas. Sako lang. Okay lang. Okay. Good afternoon po sa lahat. Tuloy po natin, medyo matagal tayo hindi nakapag-Job. Pero para sa mga wala, alam niyo na to eh. Pero yung mga, kailan lang kayo nag-ano dito? Nalin? Naalala niyo pa yung November? Kailan kayo nakapag-ano ulit? Nga, ano ngayon? November? Hindi niyo naalala. Bagay, wala kasing ano na eh. Wala bang pang-mark man? Hindi. Anyway, so yung Book of Job ay maraming wisdom dito, i-apply lang natin tsaka makikita natin, makukuha natin. So again, first and second chapters niya, nandiyan ang lahat ng kwento, and then yung last chapter, saan na-restore si Job sa kanyang former state. Pero yung 3 to 41, ano ba? Walty 1, okay. Yung in-between, puro yan mga dialogue with Job, his three friends, and then yung another one, si Elihu na later. So natapos na po tayo kay unang round, kay sino una? Eliphaz, and then last time kay Bildad, chapter 8. So this time, si Job ay sasagot ulit. So again, ang inaano natin dito, ha, especially sa mga friends niya, may mga wisdom din dyan, mga kanila statements. Ang mali lang is hindi nila na-apply ng tama sa sitwasyon ni Job. So, ngayon, nasagot si Job. So, itong chapter 9 po, more on, i-describe niya ang Diyos. Kasi, title pala nito is, How Should a Man Be Just with God? Familiar ba? Familiar, di ba? Kinote yan sa, yan ang kaamali, sa Romans. So, sa Tagalog, how shall a man be just with God? Paano ang isang tao naman ay matuwid? Paano ba? So, kanina po, no? Gumakita. Pero alam ko, kinote yan sa either Romans, Galatians, those. Huh?
So, paano tayo magiging matuwid? Yung sabi sa Bible, there is not a just man upon the earth and seen it not. Sabi rin sa, lagi binabasa natin, sa Romans 3, there's none good. Iba naman yan. So, there's none righteous, no, not one. All have sinned and come short of the glory of God. So, malinaw po ito. Ito yung mga sabi ko sa inyo last time na nag-a-allude siya sa doctrine natin. Ng New Testament, kahit po sa Old Testament yan. So, ang problema po kasi dito sa mga friends niya, tsaka kahit kay Job, doon naintindihan ni Job yung kanya pinagsasabi, umahalo yung yung justification para siya'y maligtas, punta sa langit, saka dito lang sa lupa. Yun actually nakakalito dyan. So, kaya tayo, nilinaw natin po yan. Pag may pinag-uusapan tayong justification, kailangan itanong nyo muna, dali, anong level ba yan? Okay, justification ba yan sa Diyos para tayo mapunta sa langit? Or dito lang sa lupa? So, para lang maging, ma-justify ka, para sa James, Book of James, yung justification in the sight of man. Nakuha ba yun? Sino ba mabuti? Ano pinag-usapan natin? Yan, dapat ganun lagi tayo. Okay? So, kaya, yan, tuloy natin dito. Sabi ni Job, verse 2, I know it is so of a truth. So, nutukoy niya yung sinabi ni Bildad. Tama naman sinasabi mo, sabi nga, no? Sabi ito, but how shall a man be just with God? So, ito na yung sinasabi ko kanina, parang Romans 3 nga. Okay, parang Romans 2, binanggit doon kung paano tayo maging matuwid, maliligtas tayo kung matuwid tayo. Kaya chapter 3, walang matuwid. Ganun po yung argumentation niya ni. Kaya, yan, kanina, nag-soul winning na naman tayo. Pakiramdaman nyo, ang hirap nung kay Brad kanina, kaya painggang ko eh. Sinasabayan siya eh. So, kaya, pag ganun po, pakinggan lang natin sila, pakinggan natin. Kaya ang hirap mag-soul winning kasi, iba-ibang klase ng tao, hahanapin mo exactly kung saan ka papasok. Pag mali ang pasok mo, napikong ka, kaya mali pasok mo, unang pasok mo, eh, iba na tingin agad sa iyo niyan, di ba? Kung sinakyan mo pa yun, kaya nagpakuha ka dun sa kanilang, yung maling judgment sa'yo, wala na. Sinakyan mo na ito, wala to, dito maliligtas eh. Ang dami ng experience ko na pag ganun ang dating niya sa akin, nung una, pray ka lang, tapos, alam na, assume, sabi nga nila, hanapin mo yung mabuti sa bawat tao. Okay, huwag ka mag-assume agad na masama, na hindi ka dito makikinig, dito, so huwag ganun. So kaya, dito nagiging mahirap yung minsan soul winning. Pero, kaya nga pinapakita sa Book of Job, kung naalala niyo po, kaya ito yung napili nating next series, kasi every time na binabasa ko ito, familiar sa atin yung doctrine. Ganun na ganun din. Okay? Kaya yan ha. So, tama si Bildad. Ngayon, next. Parang ganun yun. Next level of usapan. Wala ngang tama nga yun dapat. Magpakabuti tayo. Kaso, walang mabuti. Yan. So, itong 3 hanggang matapos po, dinidescribe na lang niya kung ano ang Diyos. So, hawak lang ha. So, ganun to kasi may mga part po sa Bible na kailangan maghangkay. Hindi siya mumove sa isang topic hanggat talagang pudpurin niya tayo ng at naiintindihan na natin yung gusto niya sabihin. Okay, ito yung isa sa mga example nun. So, again, 3, if he will contend with him. Sino yan? Yung tao daw, pag kinabing contend is, nakiparang may paglaban, or may pagtalo, or may pagbunuan. Kung ang tao ay may pagbunuan sa Diyos, he cannot answer him one of a thousand. Okay, may pag ang Diyos ang nagtanong sa iyo, di ba? Parang yan, soul winning tayo. So, ginagamit ang wisdom yan eh. So, tinatansya natin kung saan yung salubungin natin sila. Okay, so, kaya nga, kung wise kayo, isa mga unang tatanungin nyo, saan sila nag-church? So, medyo alam nyo na, na-survey nyo lahat ng mga religion, churches, kung ano man yan, faith. Alam nyo kung saan kayo babanat. Okay? Paano pag Diyos yun? Ang Diyos ang magtatanong sa'yo. Paano yun? Ha? Makakasagot ka daw kaya?
Lalo pag content, ibig sabihin itong content, ibig sabihin gusto mong makipagpagalingan. Diba? So, unang tanong pa lang daw sa'yo ng Diyos, hindi mo na masagot. Diba? At tulad kung naalala niyo yung mga usapan ni Jesus and then yung mga umuusig sa kanya. Okay? So, mag-iisip yun, mag-uusap, ano nga sabihin natin dito? Nasagot niya nga yung ano, may pinagaling pa siya tapos, ano nga sabihin natin dito? Tapos, sinuporta ba siya ni John the Baptist, di ba? So, ibig sabihin, yung authority ni John the Baptist, kasi binaptize siya tapos, na-witness siya ng maraming tao. At usap-usap sila ngayon. Ano sabihin natin? Tagal, yun na nag-usap. Kapalagay niyo, anong, kahit anong itanong nila, iba, nagkunwari pa, kunwari, di ba? Oh, good master. Binolo-bola pa siya, bandang mali, magtatanong. Sisiluin lang pala siya. Eh, kaso alam ni Jesus yun. At as, pag siya na nagtanong, nakasagot ba sila yung iba? Katamihan, sasagot, pero lalo sila na-expose. Kasi alam na ang Panginoon yung kanilang puso eh. So, kaya yung sabi ni Job ngayon. Diba? So, never ang tao dapat ay makipaglaban sa Diyos. Tandaan niyo po yan kasi kahit tayo ay darating sa ganyan minsan, may gusto ipilit sa Diyos. Kunwari, ano ba? Yung mga madalas yan, kunwari, yung mga young people, kunwari nga, naliligaw sa iglesia ni Manalo. Eh, Christian group din naman yun, di ba? Lord, di ba? Baka maligtas pa eh. Baka nga, pero unahin muna siya kilalanin. Pwede naman sa atin yun, di ba? Kilalanin mo lang. Share natin dito. Ilatisin natin. Huwag ka agad, oo. Okay? So, huwag kang magdahilan sa Diyos na, Lord, ganyan eh. Lord, ganyan. Baka naman ganyan. Kasi, una pa lang, talo ka na. Nandiyan, mga bata? Amen? Amen. At isa pang gusto kong bigyan ng din dito, yung tanungan na ganyan. At ulit ito, kung napansin nyo, pag nag-priest tayo, tanong, sagot, tanong. Yung tanong-sagot na proseso na yan, ang dami natin matutunan. At nagkakalaman tayo kung nasan tayo andon. Okay, kahit saan po yan. Pag bagong estudyante kayo, may assessment test, ano bang alam nitong mga to. Ganun lagi yan. Kahit nagkasalubong lang kayo sa daan, kung matalino yan, pinoprobe ka, gusto yung malaman kung anong klaseng tao ka, tatanong lang yung ilang tanong, alam agad niya kung nasan ka na. Amen? So, yun ang gusto kong dito, bigyan niyo ng pansin. Okay? Kaya sinasabi ni Job, pag ang Diyos ang tao na paglaban sa Diyos, at ang Diyos sa tao, hindi ka nga makakasagot ng isa. He is wise in heart and mighty in strength, who hath hardened himself. Dumuna tayo sa first part. He is wise in heart. Sino yan? Ang Diyos. And mighty in strength. So, malakas na siya, matalino pa. So, ngayon, sino daw yung magmamatigas sa Diyos? At siya ay prosper. Ibig sabihin, may mapala siya. May pagpatigasan ako sa Diyos. Mag-asawa rin yan. Ano? Sino man ang ipagmatigasan dito? Parang yung anak ko minsan, may pagmatigasan. No. Kakain ka hindi, babangon ka hindi. Eh, minsan pag magulang, minsan pag may ginagawa, sige, bayaan mo na nga yan. Kaya dapat hindi, di ba? Para hindi siya mag-isip ng, tama rin din to, hindi na ako papaloyin to, makakalimutan. Hindi, ang Diyos ganun eh. Ang Diyos hindi ganun. Pag nakapagmatigasan ka sa Kanya, meron siyang agad backup plan sa'yo. Ma, hindi ka sumunod. Talo ba siya noon pag hindi ka sumunod? Na, inutusan ka mag-church! Malinaw yan. Unahin mo ang Panginoon. Ayaw mo. Dapat, Lord, ano muna ako? Ano pa mga ginagamit yung ano? Pang bargaining chip. Lord, pagpalayo muna ako, bigyan muna ako ng kotse. Sige, talagang ano ako. Hindi ako mimintis ng church. Sige, hintayin kita. Yun. So, talo ka. Ikaw yung talo dun. Yun lang ibig sabihin. So, huwag maipagpatigasan sa Diyos. Ito yung description sa Diyos. Which removeth the mountains and they know not. Which overturneth them in His anger. Natatanggal ba yung bundok? Laki nun eh. Natanggal ba ang bundok? Anong bundok natanggal? Ha? Ano?
Ayan. No, pwede rin. Kinuwari, di ba? Pero tao gumawa nun eh. Hinayaan ng Diyos. Pero tama yan, pag sumabog ko natin yung vulkan, nasa na yung ano dito? Nasa na punta yun? Wala na. Pag ginusto ng Diyos. Okay? Which shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble. Okay, mayroon itong mga, ang tawag dito, figure of speech, ha? Alam yung pillars, yan, parang pillar, yung mga ano. May ganyan ba yung earth? Mayroon mga nagsabi, alam ko, hindi totoong Bible, kasi sinabi, may pillar ang earth, wala naman pala eh. Obviously, ano yung mga talinhaga, yun. Kasi nga, ang pillar, ito yung sumusuporta dyan. So, una, yung mga bundok, mataas, so, parang, pwede mo yung kumpara, may nakasuporta doon. So, obviously, earthquake itong sinasabi dito. Amen? So, sino nagpapa-earthquake? Tao ba? Dabi siya nagbibiruan yung pag mataba daw, pag ano, mabilindol. Joke lang yun. Pero ang Diyos talagang pag inalindol niya. Amen? Isabihin lang nito, sinasabi niya, makapangyarihan ng Diyos. Tuloy-tuloy lang po. Sabi dito, which commanded the sun and it riseth not and sealeth up the stars. So, nangyari na ba yun? Obviously, hindi pa, pero sa ano kasi nasa experience mo sa bumabagyo, kala mo hindi tumaas yung araw. Diba? At pag maulap, kala mo wala stars. Obviously. So sino naman gumagawa nun? According to this, ay na-attribute niya sa Diyos. Which alone spreadeth out the heavens and treadeth upon the waves of the sea. So ito yung isa sa mga actually kinagamit nung iba pa yung sa, ano, sa Isaiah. Pero meron din dito sa Job yun, yung spread it out the heavens. Ano yung sabihin ng spread it out, stretch it out the sky ba yun? May na-discover, hindi lang kamay yun, medyo matagal na eh, pero yung, kahit yung universe daw ay nag-expand, alam niyo ba yun? Kasi kaysa may method sila kung paano nila sinukat yun. Napakagaling eh, ewan ko, pero lumalayo daw eh. Yung iba. So, ibig sabihin, may pinagmulan. Okay? So, ang Diyos ang gumawa niyan and treadeth upon the waves of the sea. So, pag sinabing tread po, naglalakad. Hindi surfer to, ha? So, obviously, parang sinasabi niya na ano, ang Diyos kahit saan ay makapangyarihan. Itong hindi niyo nabasa kanina, mga pangalan po to ng stars. Okay? So obviously ay dahil Book of Job to malamang ano na to minap na nila ulit kasi sa panahon natin yun yung mga pangalan ng constellation pala, sorry, constellation, alam niyo yan, bata, which make it Arcturus, Orion and Pylades and the chambers of the south. Anong chambers? Kwarto po yun. So hindi ko sure kung anong ano niya dyan. Pero malamang, ano yan, tumitingin kasi sa isa sa mga exciting yung mga magmamap ng stars. Pag pumunta ka daw po sa North, okay, iba yung constellation doon. Pag pumunta ka ng South Pole, iba yung constellation. Siyempre, kasi nga, ang ikot ng Earth sa araw, pag ganyan eh, merong parang plane. So pag pumunta ka sa taas, ang makikita mo, ibang set of constellation, sa baba, ibang set of constellations. So, yun ang sinasabi dito. Sinong gumawa niyan? Diba? Sino? Walang iba eh. Kalayo nun eh. Diba? Which doeth great things past finding out. So, yung mga ginagawa niya, ang hirap malaman yung pinaka-pinaka either reason or even yung mga katapusan ng mangyayari. So, naman ganda example dyan. Kulang na ako sa pag-ano sa science, ha. Ano yung mga exploration sa science na dati hindi nila alam bakit gano'n, tapos pandang uli, nalaman nila. Ah, yung ano na lang, madalas kasi yung katawan ng tao, di ba? Yung kasi yung appendix daw, nung panahon nila, daddy, panahon nila, sabi daw, wala daw yung silbi. At saka yung kasi yung parang buntot natin dito na tail natin, causings ba yan? Ano yan?
Oh, sa evolution yan. Sa ngayon, wala nang ano yan, sa lalaki, dito. Hindi naman tayo magpapadid, ba't meron tayong ganyan? Ano pa? So, sabi nga, walang ano yan, walang use. Nung modern science, inaalam nila, may use pala. Lalo yung appendix, yun na naalala ko sa laging appendix, tumutulong din siya sa, basta may kinalaman sa, ano, paglaban sa sakit, basically. So, yung sabi ko, so, yung mga panahon nila, asan kaya to? Wala naman tong, yung, alam nyo ba, appendix? Yan yung anatomy. Mga bata, hindi pa, minsan tingin-tingin din kayo ng ano, yung parang dito sa ano yan, eh, sa bituka. Yung bituka, daanan ng? Ha? Pagkain na later, i-dispose, di ba? Eh, kaso yung appendix, mayroong nakalabas doon, hindi naman dinadaanan ng ano yun. So, kaya sabi ng iba, mga feeling matalino, wala yan, walang gamit yan, bandang huli, meron pala. So, naiintindihan niyo yung sinasabi ko, akala nila walang gamit, meron pala. Kaya nga nilagay ng Diyos yun eh. Ganun ang Diyos. Hindi siya gumagawa ng kahit anong bagay na walang kwenta, walang dahilan, at walang purpose. Hindi yan? Yan. Kaya sabi dito, siyang gumagawa nun. Hindi namin maintindihan bakit ganun. Kasi pag sila yung past finding out, lagpas na sa, alam yung find out, di ba? Maintindihan. Okay? And wonders without number. Again, pag wonders, ito yung mga bagay na kaka-wow. Wow, ganun, galing ganun. Without number, hindi mo bilang. Galing ng Diyos, amen? At hindi yan, kahit ilistan, nakita na ba yung mga science book? Walang katapusan yan eh. Dati, uso yan eh. Kaya yung mga science, ginawang business yan, yung mga Britannica. E ngayon, internet, kulang pa rin. Dahil pa rin paglalagyan. Eh, ilan daw yung data ngayon ba sa buong mundo? Hindi ko na nga alam eh, naubos na yung Greek alphabet eh. Ang terabyte ngayon, sa ano ko lang yun? Sarili ko lang, ano yun? Local hard disk ko lang yun. Parang petabytes, yun. Ganun na ang ano ngayon eh. Gazillion na. Walang bilang. Ang ganda, ang nakakamanghang mga gawa ng Panginoon. Lo, he goeth by me, and I see him not. Sabi nun. Pag sinabi, lo, tingnan nyo. He goeth by me. Dumaan siya. Malapit sa akin. Hindi ko siya nakita. He passeth on also, and I perceive him not. Ano yung sabihin nun? Hindi ito yung katulad ng Eliphaz. Sa iba yun. Ito talaga ang Diyos minsan. Kaya nga sabi nila, yung nakausap ko ilan lang. Ayun, di ba si tatay? Ano ba yun? Yung kanina yung si tatay, yung isa sa mga anak daw niya, di ba, walang pakialam sa Diyos. Di ba, nagkukwento kanina eh. Nung nagkasakit, yung appendix din natin, di ba? Kaya pala yung nasa utak ko, appendix. So sabi niya, bigla daw tumawag sa Diyos. So ngayon, kung ikaw yung tatay at galit ka sa hindi nang galit, pero ibig sabihin, tatawa ka, itong anak ko, bakit kaya hindi, ano, makaisip man sa Diyos. Kaya natutuwa sila sa mga young people kasama namin. Amen? Amen. Kaya blessing kayo. Sumasama pa lang kayo. Blessing na kayo. Lalo na pag ano. Ganun nyo, di ba? Natutuwa sila sa inyo. Kasi hindi normal yan sa mga ano. Sa mga gantong klase ng gawain. Sa kanila pala. Anyway. Ah, yung palang dahilan. Ang Diyos pala ang dahilan. Yung pala yun. Okay? Maraming beses na ma-experience natin yan. At ano pa? Perfect ano kasi yung kay, kung naalala nyo kay Joseph, di ba? So, pag tinignan mo yung buhay ni Joseph, nakakulong siya, na bilanggo siya, bandang uli, pinahirapan siya. Bandang uli, ano sabi doon, ginamit siya ng Diyos para iligtas yung Egypt and then yung Israel. So, kaya sinabi niya doon, you meant it for, ano sabi doon? Sign natin ha, balikin natin to. Now, mahanap natin. To save much people alive. Oh, di ba? Ito sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid kasi takot sa kanya, namatay na si Jacob, tatay nila.
ginawa nila masama si Joseph. Okay, so ito yung magandang sabi ni Joseph eh. And said, "Fear not, for am I in the place of God." Huwag kayong matakot kasi hindi naman ako Diyos at maghuhusga na parang Diyos dahil hindi ako Diyos. And sabi niya, "But as for you thought evil against me." Kayo, masama talaga yung balak niya at ginawa niya sa amin. Pero sabi doon, "But God meant it unto good to bring to pass as it is this day to save much people alive." So, alam niyo yung kwento nga, kung hindi pala si Joseph nabilanggo sa Egypt, hindi niya nakilala yung Pharaoh, at pag nagkaroon ng ng famine, ubos ang Egypt, ubos ang Israel. Kaya ginawan siya ng masama nung kapatid niya, nabilanggo siya doon, nilagay siya doon, yung kanyang gift ng interpretation of dreams na gamit ngayon. Eh paano kung hindi siya nabilanggo? Walang nag-interpret ng dream, walang nakapagsabi na yun palang dapat nilang gawin. Patay sila lahat. Gets ba? Ang bilis ba? At least, yung sabi ko po dyan, ito po yung kaya yung sinasabi dito na wala tuloy. Ano po yun? Job 9, no? 11. Ayan, so dumadaan siya, lumapit na sa akin, nakalagpas na, hindi ko malalaman. Ganyan ang Diyos pag kumilo siya. Kahit yung mga pag nag-solving tayo, iba dyan, kaya pag andyan tayo, nag-iisip yun eh, ano ba ito? Kapansinin ko ba? Hindi. Siguro pag alis-alis natin, share lang naman ako, bakit hindi ko pinakinggan yun? Kumilos na yung Diyos. Ngayon, salamat, sana next time, may na-encounter din siya o tayo, iba naman sa atin, masyaran din sila. Pero, ang Diyos minsan kumikilo siya, hindi natin alam. Kaya, ano dapat? Lesson. Application. Ano? Takot sa Diyos. Be very sensitive sa pagkilos ng Diyos. Okay? Pag may mga opportunity ganyan, siguraduhin yung huwag yung palalampasin. Ngayon, yung iba rin, gano'n naman, kabaliktara naman. Pag iba naman, masyado makulit, for example, na sabi, ito, masabi ng Diyos, gawin mo. Alamin mo rin kung yun talaga o hindi. Yun ang kabaliktara naman. Okay, tuloy natin. Behold, he take it away, who can hinder him, and who will say unto him, what doest thou? So, may mga pagkakataon naman, baliktad, no? Ito, mga katalit si Job, may mga inaalis daw siya, o may kinukuha siya. Ngayon, pag kinuha ng Diyos yung dating binigay niya, pwede mo sabihin, "Hoy, ba't mo ginagawa yan?" Hindi. So, makapangyarihan siya. Ganun lang din ang ibig sabihin. If God will not withdraw his anger, the proud helpers do stoop under him. So, ibig sabihin, yung mga taong mayabang, amen? At to some degree, lahat tayo. Kasi sabi lang dyan, kung hindi ang Diyos ay, alam lang, yung galit niya, kung tutuloy-tuloy niya na, hindi niya napipigilan, ano daw mangyayari sa atin? Stoop under him. Sabihin lang, para tayong talunan. Okay? Much less shall I answer him. So, after ng mga example niya, na yung iba, pag nagmalaki sa Diyos, ay yayariin ng Diyos, eh, anong gagawin ko? Di ba sabi niya, hindi ako basta-basta sasagot. Amen? Ganun din kayo mga bata, kaya yan, matalino kayo kung kayo nakikinig. Eh siguro, nung una, napahiyaan na rin kayo, kala ko marunong na ako, hindi pala. So, ganun talaga. So, ngayon, kung matalino kayo, i-take your time na makinig, mag-isip, and then, pwede kayo magtanong sa tamang pagkakataon na tamang banat din. No? So, hindi kayo sasagot ng dahil yun na, nasabi, right, sumagaw ako dito. Tumahimik kayo, yung mga bata. Ikaw ang tumahimik. Imagine nyo kung may sumagot sa amin ganun. Dahil, obviously, wala naman sa inyong ganun. Pero, yun nga, medyo extreme example yun. Okay? So, lalo tayo sa Diyos, huwag never nating i-assume na kapantay natin ng Diyos at pwede natin sagutin. Bakit mo pinatay yung anak ko? Ha? Hindi pwede yun. Ha? Maling-mali. And choose out my words to reason with him. So, ganyan mga bata, mag-isip muna. So, lalo sa Diyos. Pero minsan kayo sa mga other authority nyo, mag-isip muna kayo bago kayo sumagot. Bago ba yun? Lagi na. Obvious na po yun. Pero again,
lalo sa Diyos. Huwag kang basta sagot ng sagot. Whom though I were righteous, yet would I not answer. Yun na nga. Alam niyo si Job, tingnan mo yan sa verse 1, chapter 1. Ang description sa kanya is, balikan natin natin. Basta 15 tayo sa 9, 9:15. Ang sabi sa kanya, pakibasa nga po, ready, go. Okay, malinaw po dyan na si Job ay perfect and upright. Okay? Kasi nasabi niya dyan, nirecognize niya yun kasi totoo naman yun eh. Okay? Pero sabi niya, kahit na. Okay? Kaya pag nag-resolving tayo, pag matalino po yung tao, kung matalino ka nga, hindi ka yung unang mimit mo lang yan, hindi ka huwag kagad magmarunong, huwag paka-righteous. Tanong ka muna. At yun yung mga yon kahit kasi sabi natin mayaman na, successful sa buhay. Isa sa mga maling gagawin ng isang tao is mag-assume lang siya. Kung ano narinig ko yan, ganyan yan, pare-pareho yan. Mali. Hindi ka mag-progress pag ganun. Okay, kaya ito ang sinasabi ni Job ngayon, kahit ako ay righteous, yet would I not answer, but I would make supplications to my judge. Okay, siya ay hindi basta-basta sagot, siya ay... Ano gagawin nyo, mga bata? Kunwari, gutom na kayo. Ihingi kayo ng pagkain. Eh, alam nyo naman, alam naman ang nanay nyo na yun eh. And then, tagal mo naman eh! Ganun mo ba? Hindi, nasampal ka na nga dati. So, gagawin mo, Nay, pwede po bang, yun. Ganun pa si Job. Si Job, righteous na eh. Pero pagdating sa Diyos, hindi siya magde-demand. Okay? Hingi lang siya na may kiusap lang siya. If I had called, he had answered me, yet would I not believe that he had hearkened unto my voice. Medyo ano, you know? Ano muna, literal muna. Kahit daw tumawag siya at sumagot na ang Diyos sa kanya, sabi niya, hindi niya i-assume, yun ang modern na natin kasi sa ating ano, you know? Hindi niya i-assume na nakinig talaga siya sa akin. Ba't ganun? And sumagot na nga eh. Kasi nga, ibig sabihin, hindi mo i-assume na napakahalaga mong tao na sinagot ka talaga. Ganun po ibig sabihin nun. Ibig sabihin, hindi siya assume. Hindi siya presumptuous na tao. At ganun din dapat tayo. Amen? Amen? Amen. Ang dahil pa application to eh. Basta itong dinedemonstrate ngayon ni Job dito, ito yung dapat ating gawin din. Lalo na sa level ng Diyos. Okay? Huwag tayong masyadong mag-assume. Alam natin ginagawa natin. Ito na, bakit daw? For he breaketh me with a tempest. Again, tempest is... hangin or storm yan, storm po yan. And multiply it my wounds without cause. Ano sabihin multiply my wound? Sinasaktan ka lang, di ba? Ganun lang yun. So obviously, hindi to without cause na without cause. Ibig sabihin lang, unang tingin mo, parang wala naman dahilan, ba't ako sinaktan ng Diyos? Okay? So ibig sabihin, may takot talaga siya sa Diyos at dapat tayo din. Kasi pwede ka niyang patayin, sugatan, saktan. Okay? So kaya, pwede nating lesson dito, mga bata. Huwag nyong i-underestimate yung katotohanan na pwede kayong paluin at masakit. Okay? Kaya again, yung sa mga magulang naman, binigay sa atin yung responsibilidad. Okay? Huwag kayong mag-assume na parang ayokong paluin niya kasi mabait ako. Hindi ganun yun. Kaya ang Diyos mismo nga, namamalo eh. Okay. He suffereth not, he will not suffer me to take my bread, but filleth me with bitterness. Medyo negative, no? Pero yan ang katotohanan sa Diyos. Anong sabihin ng suffer? Allow. So kung gusto daw ng Diyos, hindi ka makakahinga. Hindi, no? Ipigilan ako ng Diyos kung gusto niya. Kaya may sinasabi iba dun, ba't namatay yun? Hindi alam eh. Kaya iba magbibiroan, ayun, nakalimot huminga, mga ganun. Mabanat ng iba eh. Or pwedeng iba, ganun na nga. Ngayon, ang dami niyan, di ba? Mga nabakunan. Basta totoo lang, ang dami. Mga healthy people, bigla na lang namatay. Hindi alam ang dahilan. Kaya actually, alam. More on yan, sa puso. So, inungha lang, di ka lang nakahinga. Patay ka. But filleth me with bitterness. Again, ibig sabihin niya, pag gusto ng Diyos, ha? Obviously.
So nag-a-appeal siya, kaya parang inaano niya tayo na, uy, may takot ka dapat sa Diyos. Amen? Lalo yung nakakita ng mga taong wala, parang walang takot sa Diyos. Hirap, no? Hirap yung iwi, parang kanina, nag-iinom. Lalo kahapon. Buti nga, yun nga, may mga matino din eh. Pag andun ka pa nag-sorry ka, parang hindi mo alam, pagbaguhan ka eh. Kaya, sabi ko, andun kami, para itong gagawin namin. So, iba na mismo yung sila na yung sumisita dun sa iba. Pero pag ikaw lang yun doon, mag-preach ka tapos, giinuman, parang ano, no? Kaya yun, ang hirap ng taong walang takot sa Diyos, pero, ito parang sinasabi ni Job na siya, tayo dapat may takot sa Diyos, siya may takot sa Diyos. Kasi kung gusto niya tayo mamatay, patay. Kung gusto ka niyang pahirapan, mahihirapan ka, as in. Kasi na yung filled with bitterness, talagang puno ka ng pagpapighati. Tuloy, if I speak of strength, ano sabihin nun? Magmamalay ka. Ang lakas-lakas ko, hindi nga magkakasakit eh. Ayun nga, bang atleta yung biglang namatay. Oh. Lo, he is strong. Kaya malakas ka, malakas ang Diyos. Parang kaya sabi niya. And if of judgment, who shall set me a time to plead? Ay sabihin nun. Again, yung judgment, yung magsabi kung tama, mali, nakikipagano ka sa kanya, di ba? Rason. Hindi naman ako dapat ginanto ng Diyos eh. Niwala ka nga daw time mag-ano eh, magmakiusap, di ba? Ikaw, kunwari, ano yung sakuna na nangyari sa inyo? Doon tayo, nag-pray naman tayo lagi, di ba? Pag malis, yan. Pero minsan may mga na-experience ako sa akin lang na parang, Lord, ba't ganito? Wala na eh, wala ka ng time. Andyan eh. Di ba? So, ganun pag ginusto ng Diyos. Wala ka ng oras na makiusap pa. Pag ginusto ng Diyos, okay? If I justify myself, mine own mouth shall condemn me. Yan, ganda na naman to. Namanig kayo, ha? Again, literal muna. Pag ikaw daw ay anong justify, parang sinasabi mo na okay ka, matuwid ka. For example, ay ano ba? Sa case na lang ni Job, alam niyo naman si Job, righteous siya. So, hindi niya, in general, okay, hindi niya, nandito, hindi niya deserve na mangyari sa kanya yung nangyari sa kanya. So, matino siya, naglilingkod siya sa Diyos, tapos biglang namatay yung anak niya, and then naghihirap siya. Hindi dapat, di ba? So, paano mo siya mag-justify sa Diyos? So, example niya, Lord, ganito ginawa ko eh. Di ba? Pero pag ginawa daw niya yon, my own mouth shall condemn me. Ibig sabihin, ikaw na rin, kunwari ako, nagsabi ako, Lord, dapat yung sasakyan namin hindi naisira, ha? Ay, sinabi ko yun. Hindi ata tama yun, ha? Talagang hindi. Ano yun? Ano yan? Immortal? Nag-umpisa ka pa lang daw, ikaw na mismo yung mag-condemn sa sarili mo, eh. Pag sinabi mo, Lord, wala naman kasalanan. Ay, hindi, meron pala. Lord, di ako nag-isinungaling. Ay, sinungalingan yun, ha? Intindihan nyo? So, kaya dapat maingat tayo lalo sa Diyos. At lalo ka, at mga preacher po, kaya may takot tayo. Hindi yung, itong mga taong to, kahit ano sabihin ko dito. Ay, mga preacher, ha? So, okay ang medyo kinakaba, mahirap yung walang kaba. Sabi nga nila. Kaya pag, if I say I am perfect, I shall also prove me perfect. Ganun din. Pag sinabi mo, perfecto ka, ikaw na mismo yung nagpatunay na hindi ka perfecto at hindi lang hindi perfecto, baliktad ka. Okay? Salamat sa Panginoon. Itong mga gantong crowd kasi, kaya nga andito kayo, Baptist preaching to, bira sa atin yan. Pero mayroon po mga ganyan. Kung nakinig kayo ng lagi example ni Pastor Anderson, si Trump nga, di ba? Kasi nga, kahit ako may nag-compile ng mga sinasabi ni Trump, ay yabang. Nakinig nyo na ba yun? I-search nyo lang yung ano ni Trump, sabi ni Trump. Kinumpile yung mga sinabi niya. Lahat. Lahat siya magaling. Sa business, ako pinakamagaling dyan. Sa science, ako pinakamagaling dyan. Sa... Ha? Ayan yung maniwala ko. Ano ko sa'yo? Hanapin ko. So, ganon. So, never niyo sasabihin yun. Though obviously, yung iba sinasabi yun para magmayabang or kung ano man. Si Job, matalino siya. Hindi niya sinabi yun. Kasi alam niya, the moment na sabihin niya yun, alam niyo na kung anong dating nun sa Diyos especially at even sa mga taong marunong. Tuloy.
Though I were perfect, ganun naman, no? Halina, though... Ano ba yun? Ito, though I were righteous. Ito naman, though I were perfect. Yun ang sinabi kanina, di ba? Sa chapter 1, verse 1. Perfect and upright. Sabi niya, yet would I know not my soul. Alam mo ba yung kaluluwa mo? Ano yung kaluluwa? Ikaw yun. Yung katayuan mo. Di ba, may mga bagay kang hindi mo maintindihan sa sarili mo. Kilala mo ba sarili mo? Nag-teaching si pastor dito, ang ganyan eh. Tanong-tanong siya, ganyan. Kilala mo sarili mo? Hindi mo kilala sarili mo. Ano yung sabihin niya? Obviously, may mga alam mo sarili mo, pero ang dami, hindi mo kilala sarili mo. Minsan, makikilala mo yung sarili mo in response sa either problema or minsan blessing. Pag nagka-blessing ka, kala ko hindi ako mayabang, yung pala, ubod na yabang ko. Ngayon na ibig sabihin doon. Kaya sabi dyan, kahit pa ako'y perfecto or sabi natin matured, tanda na ako, alam ko yan, hindi ko pa rin alam kung sino ako. I would despise my life. Ano sabihin? Yung nga, kilala mo sarili mo, hindi mo kilala sarili mo. Pag naintindihan mo yun, wala pala akong kwenta. Parang ganun. Tuloy lang. Mamaya, wrap up natin. This is one thing, therefore I said it, he destroyed the perfect and the wicked. So, familiar? Ecclesiastes? Amen? So, ganun. Kahit perfect, kahit wicked, ang Diyos ang, hindi mo sabihin, bumabawi sa buhay natin. Hindi ka mamatay. At yun ay kagagawa ng Diyos. Or kung di naman perfect, pinatay ka ng Satanas, inalaw pa rin ng Diyos yun. Gets ba yun? This is one thing. Pareho lang yun. So, may naalala tuloy akong tula na I believe bigay sa akin ng Diyos yun eh, na-encounter ko po yun. Maganda yung tula. I-look up nyo. Ang title niya ang napakigsi. If. Yun lang. Yun lang. Hindi ako nagkakamali si Rudyard Kupling. Hindi ko sinabing Kristiyano yan, pero maganda rin eh. Parang ganun. Pinag-juxtapose niya ang tawag ba doon? Yung successful ka, failure ka, pareho lang yan. Yun ang sabi niya. Ito sinasabi rin dito. Dito ginaya yun eh, ano. Rudyard Kipling, kung hindi ako nagkakamali. Pangalan. If the scourge slays suddenly, ano yung scourge? So, scourge po ay parang hataw, di ba? Pero madalas tinatawag yan sa Bible. Pag sinabi scourge is parang ano yan, sakit or yan, parang pandemic, parang epidemic or pestilence, okay? Kung pumatay daw ang, kung ano man yan, plague, he will laugh at the trial of the innocent. Ano sabihin nun? Yung inosente, siyempre, dapat hindi pinaparusahan. Pero, eh, kung scourge yan, magsasabi ko, eh, hindi naman ako dapat namatay sa, ano yun. Hindi mo masabi yun. Hindi mo na rin dapat sabihin yun. Pag hinayaan ng Diyos, nakasama ka doon, okay? Patay ka, wala na. Huwag ka na mag-trial. Huwag ka na makipagtalo pa sa Diyos. Yun lang sabihin na. Dirt is given into the hand of the wicked. He covered the faces of the judges thereof. If not, where? Who is he? And then, the earth is given into the hand of the wicked. So, lagi natin sinasabi yan, di ba? Ang Diyos na sanlibutan nito ay sino? Siyempre yan, Diyos ang pinaka-Diyos. Pero, sa maraming lugar po, sa madaming pagkakataon, parang sino na usunod sa mundo? Di ba yung mga wicked, Satan, even? Kaya sabi dito, he covered the faces of the judges. Obviously, yung judges dapat yung mga nag-judges ng tama. So, pag sinabing covered the faces, parang walang matitinong judge. Again, ang pinag-usapan ang Diyos, ha, yung Diyos daw gumagawa niyan. If not, where? Who is he? Parang tinatanong, sino? Sino magaling dyan? Now my days are swifter than the post. So, ano yung post? Sino magaling mag-post lagi dyan? Yung panahon namin, ni Daddy, ang post talaga is yung ano, di ba? Pero considered mabilis na yon yung mga ano. Pag pinadala mo dyan, mabilis na yon. Okay? Nakakarating agad, di ba?
Lalo na ngayon, instant message na eh. So, pero sinasabi ni, ano, again, ano to ah, figure of speech, yung my days, ibig sabihin, yung araw ko, yung buhay ko, mas mabilis pa sa post, they flee away, they see no good. So, parang bumabalik tayo sa chapter 3. Okay? And 4, kay Job. Ibig sabihin lang, ang dali, ang bilis ang buhay ng tao. Parang kanina, nagkakwento nga kami ni Ariel. Hindi ko siya kilala, pero kilala niya ako kasi ano pala ni mother yun eh. Kaya pag nagkakwentuhan sila, patay na rin ba yung nanay? Ay, hindi pa? Ayun yung nakita ko doon, Sir Chair. Floor, ano yun ba yun? So, inanong ko rin eh. Share lang ko, ayaw eh. Ayosin. But anyway, ang bilis lang ng buhay. Kaya nagkakwentuhan kami noon. Ang bilis ng buhay, no? Dati, ang liliit lang kami. Yan. So, ganyan po ang buhay. Yung mga bata, sino naiinip dito? Alam, pag nag-aaral tayo, nag-aaral tayo, parang bilis lang din yan. Yung mga kung paano sinasabi itong mga bagay ito, nakinig ko lang din kay Pastor yan eh. Andyan lang ako. Ano kayang sabihin? Sabihin ni Pastor. Ano, hindi nyo makamalaya. May mga apo na kayo. May mga ano kayo. Totoo pala. Ayun yung sabi ng Bible. They are passed away as the ship, swift ships, as the eagle that hasteth to the prey. Mabilis lang. Yung eagle po, pag kumain niya ng ano niya, pag hina, ano niya, ang bilis. Bigla na lang susulpot yan. If I say I will forget my complaint, I will leave off my heaviness and comfort myself, tuloy lang, I am afraid of all my sorrows, I know that thou wilt not hold me innocent. Okay, again, ang kausap niya dyan, Diyos ha. Ibig sabihin nito, kung kakalimutan ko doon yung kanyang mga negative sa buhay, complaint, heaviness, at i-comfort niya yung sarili niya. Ibig sabihin niya, pag, obviously, ang ibig sabihin, pag may kasalanan siya. Okay? Either, nakalimutan niya na yon at gagawa siya at mag-isip siya ng mga bagay na kala niya ang Diyos ay hindi na siya kapatusahan. Kahit daw niya gawin yon at kayo rin, tayo. Kaya, kalimutan mo yan, wala akong ginawa, hindi mo kapatusahan, ganyan, ganyan. I know that thou wilt not hold me innocent. Ano sa taga, anong isabihin nun? Not hold me innocent. Guilty ka. Yun yung isabihin nun. Not innocent eh. So, guilty. Nakakuha niyo ba yung mga bata? Especially ah. Kasi naiintindihan ko yung mga bata minsan parang, eh, kalimutan na yan. Ganun yan sa ngayon. Lalo magulang nyo, mahal kayo niyan. Paglabas nyo dito, ano, palagay nyo, ganun din ang treatment sa inyo ng ibang tao? Hindi oh. So, kung ngayon dapat, dinevelop nyo ng karakter nyo. Nandiyan? Kung sinabi mo, masipag dapat, mag-aral. Gumising ng mabuti, mag-aral, magtabaw. Eh ngayon, natamad-tamad ka kasi nanay ko naman yan, konting palo lang sa puwit yan eh. Lumaki ka na, tamad-tamad ka, yung pala, kaya pala ako gumising lagi ni nanay kasi kawawa ako pag hindi ako natutong magsipag. O sinong talo ngayon nun? Hindi ako guilty, hindi ako guilty. Bandang uli, yung parusa ng Diyos sa'yo, ano? Dumating din, kasi nga, hindi ka innocent. Hindi ka hindi guilty. Hindi ka innocent. So, guilty ka. Makuha ba? Medyo ano tong Job eh. Pero, masaya. Tapusin natin po ito ngayon. Ilang minutes na ako? Sakto lang yan. If I be wicked, when then labor I in vain. Ulitin ko ha. If I be wicked, why then labor I in vain? So yung labor in vain, pamilya tayo dyan. Yung sabihin, nagtrabaho ka, nagsipag ka, nagpagal ka, walang katotohanan. Okay? So bakit if I be wicked? Actually, pareho lang naman yun eh. Ang ating dito, labor, may papatunguhan naman yan, madalas. Pero minsan parang wala, di ba? May iba nagreklamo. Minsan public pa. Ayan, sipag ko naman, wala naman nangyayari, di ba? Yung mga in-interview sa, ano. Hindi na nila isip yun, no? Inagamit lang sila ng media. Wala naman mangyayari doon. If I wash myself with snow water and make my hands never so clean, tuloy lang,
Yet shall thou plunge me in the ditch, and my own clothes shall abhor me. So, pag sinabing snow, water, ibig sabihin, napakalinis. Kaya puting-puti yan, kasi po, yan ay nanggaling, of course, sa lupa, nag-evaporate, tapos, ang linis nun. So, yun daw ang panglilinis mo ngayon. Ano sabi? Kahit na! Ang linis, ha? Oh, ang Diyos naman ang mag, pag gusto niya. Alam niyo yung dish, yung putikan, di ba? At siya na mismo ay mangdidiri ka sa sarili mong mga damit pag ikaw ay nadumihan. So again, paulit-ulit lang po, sinasabi lang niya in many different ways kung paano ang Diyos ay makapangyarihan sa atin. Actually, yun lang yung in summary, ha? Okay. For He is not a man as I am, that I should answer Him and we should come together in judgment. Maraming kanina rin. So ang Diyos, di ka makipag-usap tapos, o sige, magkasundo tayo ha, ganito na lang gawin. Hindi, hindi ganun. Ang Diyos, di ka makipag-bargain. Alamin mo yung gusto niya, sumunod ka na lang. Ganun yan, hindi ka pwedeng makipag-bargain sa Kanya na dapat, o sige, Lord, ganito gagawin ko, dapat ganyan ang gawin mo ha. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ano siya, nagkakamali ha? Ano siya? Matatakot siya sa ano mo? Hindi ganun ang Diyos. Ito yung nakalimutan ko, pero tingnan natin ha. Ang sabihin ng days man, sige nga, nakakalam. Paano nadaanan natin to dati? Ha? Hindi, dito lang ginamit. Days man. Ha? Ha? Kalimutan ko eh. Judge? Referee? Arbiter daw. Wala eh. Hindi, wala sa dictionary ko local. Pero, alam ko na ano natin to dati. Define daysman. Judge. Ganun ba? Mediator, umpire. Okay. Neither is any daysman betwixt. Tama, no? So, ibig sabihin, walang maghusga sa iyo saka sa Diyos. Arbiter, tama, no? So, oh, sa palagay mo, tama ako, tama pag ginawa sa akin ng Diyos. Tapos siya naman, maghusga din, ha, sa Diyos? Walang ganun. Hindi mo husga ng Diyos, alamin mo na lang ano yung gusto niya. Yun na agad ang tama. Hindi yan? Ulit-ulit tayo para makuha natin. That may lay His hand upon us both. So, walang mag-mediate sa iyo, lagi ang Diyos ang tama. Let Him take His rod away from me, and let not His fear terrify me. Anong sabihin nun? Mga bata, ano yung rod? Alam niyo, Rad, sino hindi pinapalo dito? Swerte niyo naman. Hindi. Kayo yung hindi swerte. Wala ang swerte. Ibig sabihin, pa sinasabi ni Job na yun, nakakatakot siya. Okay, ayaw niya na mapalo. Gets? Ayaw ko na mapalo. Takot na ako eh. Then I would speak and not fear Him, but it is not so with me. So yun nga. Parang, tawag dito, hypothetical scenario na kung sakaling ang Diyos daw ay hindi na siya papaluin, doon siya magsasalita at hindi na siya matatakot. Kaso daw, hindi ganun eh. It is not so with me. And ganun din sa inyo. Okay? Guess ba? So yung literal, wrap up natin ngayon. Anong ibig sabihin nun? Ang Diyos ay makapangyarihan, hindi natin siya pwede husgahan, hindi tayo makipag-reason sa Kanya, alam niya lahat, at tayo ay kahit feeling natin, alam natin, di pa rin, pagkumpara sa Kanya, anong gagawin natin? Ayun, actually, papunta yan sa next chapter, si Job pa rin. Okay? At abangan ang susunod na kabanata. Literal, okay? Pero basta ang lesson dito,
Huwag kang makipag ano sa Diyos. Amen? E paano pag ano? Sino ba gumagawa nun? Lahat tayo minsan. Nagtatanong kasi dahil may utak ka nga rin, hindi na ipag-uminig siya sa Diyos. So, siya, may reason siya, mayroon ka din. May talino siya, mayroon ka din. Kaso nga, yung ang layo ng ating pagitan sa Diyos. So, yun lang lesson this chapter 9. Okay, question ba? Malinaw, sa dami ng anong yun. Isa lang ang sinasabi sa atin. The same. Sana ganun ang ating attitude sa Diyos, katulad ni Job. At makikita pa natin later yung mga iba. So again, title nito is, How should man be just with God? How? Psalms 119 verse... Ano yun? By taking heed unto His word. Yun lang yun. How shall a man cleanse his way? By taking heed on the word of God. Amen. So, ganun lang yun. Eh, puro word of God naman eh. Sino nasasobra na dito? Kulang ka pa pag nasasobraan ka. Tsaka ang church natin, isang araw, isang ano pa, so, araw-araw naman basa, no? Hindi sobra yun. Para sa atin din naman yun. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa buhay ni Job again. Sa chapter 9, Panginoon, nakita namin ang kanyang dahilan, Panginoon, at nakita namin ang kanyang attitude towards you, Panginoon, na wow, ma-reflect namin yun. Kami po ay the same, Panginoon. Nakita namin na kayo makapangyarihan, matalino, lahat na sa inyo na. May ginawa kayo, may inalaw kayo mangyari sa amin, Panginoon. Magtiwala lang kami na ito po ay pasa na kabuti. And kung obvious naman, nakita namin parang pagpapalo, malamang yun na nga po yun, may pinapalo, pinaparusahan. No, mag-submit kami sa inyong judgment, Panginoon. At alamin, Panginoon, yung dapat naming next step, Panginoon, kung talagang nagkamali kami, mag-sorry kami, mag-submit kami, Panginoon, mag-yield kami sa inyong kalooban para sa amin din namang kabutihan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa church na ito, Lord. I believe wala nang po masyadong napaka... tigas ng ulo, but I pray, handaan niyo po kami sa panahon na kung sakali man may mga pagsubok na will tempt us, Panginoon, na kami po ay maging matigas din ang ulo, sumuway, Panginoon, mag-isuway sa inyo, Panginoon. I pray na tulungan niyo po kami. Gamitin niyo rin mga salita niyo, and then even sa church namin, fellowship, mga kapatid, Panginoon, pag nakita nung medyo, especially mga young people, naliligaw na, nawawala na sirkulasyon, Panginoon, medyo tinatamad, yung ano man yan, naliligaw. Ay nawa, may balik niyo po ulit kami sa iyong biyaya, Panginoon, ay gawaan niyo po kami. Gamitin niyo po yung mga kapatid, yung salita. At lalo mga bata, Panginoon, dahil sa kanyang buhay, Panginoon, sila po ay magtiwala sa inyo, every step of the way. Everyday, Panginoon, basahin yung salita, pray. At yung mga ibang pagsubok pa, Panginoon, lalo sa mga baguhan, Panginoon, salamat sa kanila. Gabayan niyo po ulit sila. At magtiwala sila sa inyo, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray.